amigas, amigos! Welcome back to my channel. It's me, your girl, Dudai in the house. So for today's video, I'm going to answer all of your questions dun sa past video ko, which is sharing my first year architecture plates. And some of you ask if paano ko ba daw pinapasa yung plates ko, kung binakat ko ba yung isa kong plate, or kailangan bang marunong mag-drawing kapag papasok sa architectural school? And meron pa doon nag-request kung pwede niya ba daw makita yung history of architectural plates ko. So today, I'm going to answer all of your questions. So the first part of this video is sharing my tips and tricks when it comes to plates. Kung ano yung ginagawa ko para mapabilis yung plates ko, paano ko pinapaganda yung plates ko, anong ginagawa ko pa nagkamali ako, and many more. That's it. Let's jump into the video in 5, 4, 3, 2, 1. Pasa transition! So the first tip is to replicate your title box. So sa mga hindi aware, kapag nagagawa tayo ng plates, kailangan may title box. Pero minsan hindi na nire-required ng prof. Pero madalas talaga meron tayong title box. So ito yung mga title box ko. And meron ako sa A4. Ayan. Ayan yung title block. Ayan. And meron din ako syempre sa A3, which is ito yung laging ginagamit na papel. Ayan yung title block. Ayan. So kapag binigay na sa inyo yung inyong title block ahead of time, mas maganda kung i-replicate nyo na agad siya. And ang ginagawa ko, kapag nakagawa na ako ng isang title block, binabakat ko na siya. So dati, gumawa na ako ng mga 5 papers na may title block kahit wala pang deadlines. Para kapag binigay na yung mga requirements, gagawa na lang ako at hindi ko na po problemahin yung title block ko. So that's it for the tip number 1. Let's proceed to the tip number 2, which is to clean your drawing tools. So I have here my T-square. So bago ako mag-plates, lagi ko itong nililinis. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya nililinis. Wait lang. So I have here a cloth and pwede din naman tissue yung gamitin nyo. And then, ini-sprayan ko lang siya ng alcohol. And then, I clean my T-square. So, ginagawa ko din to sa mga triangles ko. Kasi guys, kapag hindi nyo to ginawa, may tendency magiging madumi yung papel nyo, which is ayun yung ayaw natin. Makikita nyo, ayan. Ayan yung sinasabi kong dumi. And syempre guys, kahit nilinis mo na yung triangles mo, yung T-square mo, hindi talaga may iwasan na magkadumi yung inyong plate. And syempre, nagkakamali din tayo. Kaya ito yung tip number 3 ko, which is to use white pen. So ito yung favorite kong white pen kasi sobrang ganda ng quality nito. Natatakpan niya talaga yung mga mali ko kasi nag-try na ako ng ibang white pen ito. Hindi ko gusto yung quality nito kasi nagpuputol-putol siya and hindi ganun kakapal yung coverage ng mga ball pens na to. So, I go for this one. It's from Sakura. Ito yung kanilang jelly roll in number 8. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko siya nabili. And nabili ko to sa Shopee. And kung freshy ka at hindi ka aware sa white pen, you need to buy this one. Kasi yung purpose nito ay hindi lang pantapal ng mali, which is nagpapaganda din to ng plate. So, papakita ko yung plate ko sa inyo na may white pen. So, ito yung plate na may white pen. Ewan ko lang kung nakikita sa camera, but makikita mo yung mga white na part dyan sa aking plates. Sobrang ganda niya tignan para kasi siyang highlight sa mga furniture or sa mga texture and everything. And for the tip number 4, you need to do first the horizontal line before the vertical lines. Or vice versa, which is you can do the vertical lines before the horizontal lines. Ito yung ibig kong sabihin dun sa tip na yon. So I have here my floor plan of a school. Siyempre may mga horizontal lines tayo dyan. Ito, ayan, ayan, tsaka vertical lines. So siyempre pag gumagawa tayo ng floor plan, usually hindi agad tayo dumadiretso sa ink, which is inuuna muna natin yung pencil. So once tapos na tayo sa pencil at mag-outline na tayo, ang ginagawa ko is to do the horizontal first. Ina-outline ko muna lahat ng horizontal bago ako mag-vertical. Kasi guys, kaya ako ginagawa yun is to save time. Kasi guys, kapag horizontal, tapos vertical, horizontal, vertical, salitan yung ginagawa yun, mapapatagal kayo. For the tip number 5, which is the most important tip I could share to you guys when it comes to floor plan,
is to use the thinnest point of drawing pen you have bago kayo mag-proceed sa thickest point ng drawing pen. Kasi guys, sa floor plan, ang isa sa pinaka-importante is line weight. Yung bigat ng bawat lines na nilalagay mo sa floor plan mo kasi may iba't ibang purpose yon. Kasi guys, kapag inunan nyo yung makapal na point, tapos nagkamali kayo, na-drawingan nyo yung dapat na malipis na linya sa floor plan nyo, may hirapan na kayong burahin yon. So for example, yung linya dapat is 0.05. So kapag nagkamali ka at nailagay mo siya dun sa 0.8 na linya, hindi ka na mahihirapan na burahin yun kasi papatungan mo lang naman siya. So, tip number 6. Paano nga ba ako magbakat ng title block? So, doon sa isang video, tinanong niya kung bakat ba to. Yes, binakat ko yung proportion ng mismong structure. Pero yung detailed freehand yan, guys. So, inabot ako dito ng isang buong araw para matapos to. I really love this plate. Hindi ko nire-recommend na bakatin nyo lahat ng plates nyo. Kapag nagka-cram lang kayo or konti lang yung oras na binigay sa inyo at madami pa kayong gagawin, tsaka ka lang magbakat. So ako, nagagawa ko lang yung pagbakat ko kapag history of architecture. Pero syempre, pag sa design, sa graphics, visual techniques, hindi ko yun nagagawa. So ito yung ginagamit ko pang bakat. Ayan. Meron lang akong box dito and nandito yung ilaw ko. Ayan. And syempre, pagpapatungin ko lang yung papel ko tsaka yung reference picture and tsaka ako nagbabakat. And meron ding drafting table na may ilaw na. But I don't recommend you to buy it kasi mas mahal yun. And feeling ko hindi nyo naman siya magagamit all throughout our year sa architecture. Kasi sa first and two years lang tayo magma-manual. And sa susunod na year, digital na. So I recommend you to discard na lang. So tip number 7, paano ko ba pinapasa yung aking plate? So, nagamit ako ng app. Minsan ginagamit ko yung gallery ko na lang. Doon na lang ako nag-e-edit. From this one, ito yung raw photo. And ito yung edited. So diba ang laking difference niya? So basically, ang ginagawa ko lang naman dyan, tinataasan ko yung contrast, tinataasan ko yung black point, hanggang ma-achieve ko yung ganito, parang black and white. Pwede din kayong gumamit ng filter na black and white para mas maganda siya tignan. So kapag magpipicture kayo ng plate nyo, mas magandang magpicture sa natural light. So mas magandang picturean nyo siya sa umaga, sa hapon, wag sa gabi guys. Kasi guys, ang pangit kapag nagpicture kayo sa loob ng room, kasi may tendency na yung ilaw sa room nyo is mapupunta dun sa plates nyo. Kaya may part dun sa picture nyo na madilim, tapos yung isa naman sobrang liwanag. And ako, kapag nagpipicture sa natural light talaga ako para hindi na ako mahirapan. And tsaka mas malinaw yung camera kapag natural light. So we're done on the tips and tricks. And let's proceed dun sa tanong, dun sa isang kong video. Which is, kailangan bang magaling mag-drawing kapag papasok ka sa architectural school? And the answer is no. But it is an advantage kapag marunong ka mag-drawing kasi mas mapapadali yung buhay mo. Hindi ka na mangangapa sa mga face mo. But we have 2 years para ma-improve yung drawing skills natin. Kasi sa 3rd year, 4th year, and 5th year, mag-aano na tayo doon, digital. And kasi hindi lang naman puro drawing ang architecture, guys. It's about planning the space, designing a space to make it very comfortable sa mga users in accordance to the environment din. Siyempre, kinukonsider natin yung mga person with disabilities, may mga fire code, building codes. Ayan, yung sikat ng araw, pinag-aaralan din natin yan kung dapat ba nakatapat ba dyan yung structure, nakatalikod. Hindi lang naman yan basta-basta drawing or basta-basta design kasi kailangan mong intindihin yung mga dating principle, ba't nakatayo yung building na yun sa sobrang haba ng panahon, pati yung stability ng structure. Dapat meron din tayong knowledge about it para makapag-work tayo sa mga engineers. Sobrang daming dapat talaga siya i-consider. Hindi lang talaga siya puro drawing. Hindi siya madali kasi kailangan mo talaga ng critical thinking.
That's it for that question. Sana nasagot ko yung tanong mo. And for the last part of this video, ipapakita ko lang sa inyo yung iba kong mga plates sa history of architecture. So, ito yung kanina na pinakita ko sa inyo. Ayan. Sobrang nakaka-enjoy drawing itong mga ganito. This is my favorite plate sa HOA. Sobrang tagal ko to ginawa, guys. Ito. This is a quick sketch. Ayan. Ito naman, guys. It's a Greek orders. Yung mga columns. Yung iba't ibang klase ng columns. Ayan. Ayan, Manila Cathedral. Tsaka Binondo Cathedral. Pinagpalit ko yung style ng architecture ng dalawa. Kaya medyo nag-iba yung appearance niya. Mga primitive dwellings. Hindi ako masyadong proud dito kasi hindi ako fan ng watercolor. No. Ito yung pinaka-ayaw kong plate ko sa HOA. Ayan, napaka-blood nung kulay. Kasi ayaw ko talagang mag-render ng marker sa tracing paper. Hindi vibrant yung kulay. Ayan, ang pangit-pangit ang gawa ko. Ayan, plano. Ayan, plano din yan ng isang church. Ano bang church to? Hagia Sophia. Hagia? Hindi ko alam i-pronounce. Sorry na, sir. Kung curious kayo kung anong year ko na, I'm in my second year. So, wala naman nagtatanong. Gusto ko lang i-share ba kayo. Ang dami kong chika. Ang dami ko pang gagawin. So, ayun. Bye. Thank you.